Comment below kung anong masasabi niyo sa Boko. Welcome sa panibagong video. Pag-uusapan natin ngayong araw ay kung paano mag-bind ng chest or do's and don'ts of chest binding. May i-announce ko yung ating mechanics sa chest binder giveaway. Sa lahat ng bago sa channel, welcome kayo lahat dito. Usually, ang content ko ay about HRT lang, isang transgender man dito sa Pilipinas. At gumagawa rin ako ng mga contents tulad nito, chest binding, at iba pa na related. Mamaya sabihin ko rin kung saan makakabili ng quality chest binders. So kung excited kayo, click the like button at simulan natin itong video na ito. Shine bright like a diamond. Chest binders. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung chest binders, siguro mas familiar kayo sa supporters na ginagamit ng mga butch lesbians para mag-appear flat yung dibdib. Pero ginagamit din namin mga trans men ang chest binders. Quick note, masasabi kong mas safe ang binder kaysa sa supporter. Meron yung iba't ibang size na nararapat para sa susuot. Yun guys, sa mga may balak bumili ng binders, meron naman nagtatanong sa akin. Guys, sasabihin ko mamaya sa inyo. Ito yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag susuot ng chest binders. Labhan nyo muna bago nyo sa'yo. As always, kailangan laban mo muna yan kasi okay, hinigop na yan yung ilang oras na pawis. So the next time na susuot mo siya, labhan mo siya para hindi ka mangate, magkaroon ng allergy, mga ganun bagay ba. Number 2, ito napakahalaga. Bilhin mo ang tamang size para sa'yo. Kasi ang binder, ginawa siya para mag-compress. So it means, default na sa kanya yung masikip siya kasi nga mag-compress siya. And kaya, hindi mo kailangan mag, halimbawa, ang size mo is medium, bibilin mo small. Huwag na huwag mong gagawin yun kasi baka pagsisihan mo sa huli. Pwedeng ma-deform yung dibdib mo at hindi na bumalik sa dati. At pwedeng magasgasan yung ribs mo. And worst, pwedeng magkaroon ng injury. Pwede kang magkaroon ng issue sa baga mo na magkakaroon ka ng shortness of breath. At higit sa lahat, ako personally, yung ayaw kong mangyari is yung darating yung panahon na magpapa-top surgery ako, bukod sa mahihirapan yung surgeon mo, hindi mo ma-achieve yung gusto mong look. Or worst, hindi ka na pwede magpa-top surgery. So, yun yung pakaisipin po natin pagdating sa size ng ating chest binder. Anyways, lahat naman ng company, or lahat ng alam ko, silang guide kung paano mo kukunin yung tamang size para sa'yo. May tip or do's and don'ts, dapat kapag suot mo yung binder, gusto ko sabihin armor kasi armor yung nakasanayan kong itawag. Yung chest binder mo, dapat, pag suot mo yan, dapat nakakahinga ka ng maayos. Yung tipong kapag wala kang chest binder, kung ano yung paghinga mo, eh ganun din kapag meron kang chest binder. Okay? Sa mga palatandaan na mali yung size ng chest binder mo is yung nahihirapan ka huminga or yung alam mo talaga sa sarili mo na may pagbabago sa paghinga mo. Number 4. Ito personal na payo ko and payo din ng ibang tao na huwag kang gagamit ng binder kapag mag-gym ka or gagawa ka ng mga bagay, activities na mabigat, na may pagbuhat, may pagbend ng katawan. Kasi yun nga guys, iniiwasan natin yung injury sa ating dibdib at other parts na nasasakop ng iyong chest binder. Pwera na lang kung yung chest binder mo is specifically made for those kinds of activities tulad ng pag-gym. Tip number 5, huwag na huwag tayong mag-double bind. Yung dalawang binder, isusot natin ng doble. Or, may supporter na, may binder pa, or dalawang supporter, ganun. Huwag na huwag po natin gagawin yun. 6 naman, huwag mong gagamitin yung binder mo for more than 8 hours. At kilala nyo yung sarili nyo. Ang tip number 7 ko, kapag may naramdaman na kayong sakit, itigil nyo na muna. Itigil nyo na muna yan, guys. And tip number 8, ugaliing mag-self-check ng inyong dibdib. May mamakita kayo sa online or mingi kayo ng guide sa mga female relatives nyo kung paano i-check yung dibdib nyo. Eh, lalo sa ating mga gumagamit ng chest binder, kailangan natin yun para masigurado na walang mali sa dibdib natin. Para sa mga nagtatanong naman po kung sa mga kabili ng safe at quality binder, not to mention na noong 2014 pa siya na-established, tapos may multiple kinds of binders na mapagpipilian and also ang mga owners ay part of LGBT and sila din ay gumagamit ng binders nila. Ito, iiwan ko yung link ng website nila sa ilalim para madali nyo makita. At para naman sa giveaway natin na sponsored by Avixie Sportswear, itong Razorback, pwede nyo panalo na to guys. Masyado na mahaba yung video na to kung babanggitin ko dito sa
video, yung mechanics, kaya iwan ko na lang sa ilalim. Make sure na basahin nyo at tuparin nyo lahat para hindi masayang yung pagsali nyo. So, ayan guys, nakikita nyo may iba't ibang kulay at size from extra small to triple XL. At tignan nyo naman guys, 17K likes, it only means na quality talaga yung binder nila. At ang pinakagusto kong part is yung meron silang size chart. Yan guys, makikita mo talaga yung tamang size para sa'yo. Kaya sa mga gusto kong bumili, ang link po ng website is nasa description box. And finally, maraming salamat Evixi for supporting our cause, for giving quality products to our community. Thank you po sa inyo. Ko lang po ang mechanics ng giveaway natin. Sundin nyo lang po yung mga yun. Nasa description box. And good luck po sa lahat ng sasali. At magkita-kita tayo ulit sa sunod na video.